yung pananalita mong ganyan, then magpakalalaki ka. Panindigan mo yung sinabi mo. You fight to the death. Mahirap hamunin ang gobyerno. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na dapat harapin ni Suspended Bureau of Corrections sa Bucor Chief Gerald Bantag ang mga kasong inihain laban sa kanya. Para kay Senator de la Rosa na dati ring naging Bucor Chief, walang dapat ikatakot si General Bantag kapag nasa kustudiya na ito ng mga otoridad. Sinabi noon ni Bantag sa isang panayam na mas nanaisin na lamang niyang mamatay kaysa makulong kaugnay ng issue. Para sa senador, normal na matakot para sa kanyang kaligtasan si Bantag dahil sa malalaking sindikato na posibleng nakabangga o mano nito sa Bilibid. You face the music. Harapin mo. In a way, if you are really innocent, then you will be set free. Wala ka namang danger kung nasa custody ka na ng gobyerno. Anong danger na tinatakot mo? Kung nabigyan na pagbigyan natin si Senator De Lima na ihiwalay doon sa kwan, sa ibang mga kulungan, pwede rin naman i-afford dyan sa kanya. Ayon kay Senator De La Rosa, hindi na niya itinuloy ang investigasyon ng Senado sa Percy Lapid case ngayong araw matapos makiusap ng Philippine National Police dahil abalanaan niya ito sa pagsampa ng kaso. Samantala, hindi naman naniniwala si Senator De La Rosa na dapat pang isama sa persons of interest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi sa isang panayam ng kampo ng Pamilya Mabasa na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na mayroong mas mataas kay Bantag na nasa likod ng pagpaslang. Bakit pa niya patayin si... Nag-retire ka na, umalis, hindi ka na presidente. Bakit hindi mo pinatay nung ikaw ay presidente pa? Nakaya mo lahat-lahat at saka pwede mong patayin talaga using all your powers. Ngayon pa na wala ka na sa poder, saka ka pa magka-interest ng tao. So motive is malayo. Yung nga, pabayaan natin yung nag-imbestiga. Pag-uusapan pa niya ni De La Rosa at ng miyembro ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kung magsasagawa pa ito ng investigasyon sa Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.